Nagbabalik po ang Debit Hour para sa ikulang bahagi ng ating panel discussion kung saan kasama pa rin po natin ang mga nagsipagogi sa katatapos sa National Science Fair kasama po ang kanilang mga advisors. At kanina po ay tinulong na natin yung mga nasa Cabratuan North Elementary School kung paano po nila pinaghandaan itong competition na ito. Ngayon naman po ay alamin naman natin mula naman sa mga taga-Cabratuan East Central School kay Ma'am Melissa Santillana kung ano pong mga paghahanda yung isinagawa po ninyo para dito sa poster making contest or science art, sci-art contest. Si Sharifa Bianca po kasi, siya ay talagang talented na sa pag-poster. Nakita ko na po siya nung eskwela ko siya nung grade 3. So, isa po sa mga mentor niya, si Sir Lito Borgilios ng Bitas Elementary School, na talagang nagsasanay at naghahasa pa rin po dun sa kanyang talento. So, meron po silang workshop and then binibigyan ko rin po sila ng kaunting tulong para sa mga concept or paano ano po yung dapat lumabas sa ganitong poster. Pero overall po, siya pa rin ang masusunod sa kung ano yung kanyang gagawin sa poster making. Doon naman din po sa aming sa SPED Center, marami po kaming mga training sa bata na nagtitraining po kami ng mga MI pag meron po kaming mga event kung saan nahahasa sila na ipakita talaga yung talento nila. Ikaw naman na Sharifa, paano mo pinaghahandaan ang bawat contest na iyong sinasalihan? Siyempre po, una po nagpre-pray po kay Papa Jesus. Ano po, sa susunod po sa payo po ng mentor ko po, mag-e-ensayo po mabuti. Tapos marami pa po. Nag-undergo ka ba ng formal training pagdating sa drawing? Pumasok ka lang sa mga tutorial center sa pagda-drawing? Minsan lang po, pero po, hindi na po ako ulit. Kasi karaniwan pagdating sa poster making, nagkakatalo dyan, bukod sa magaling ka talaga mag-drawing, ano, nagkakatalo pagdating sa pagkukulay, no? Yun ba mang pagkukulay, talagang alam na rin po ni Sharifa ito, or kasama rin po kayo sa nagko-coach? Yun po yung nakita ko sa kanya nung medyo bata pa siya na kailangan pa ng kaunting training. So, simula po noon, nung nag-training siya, nag-ensayo talaga, talagang mas gumaling pa siya. Magaling na siya, mas gumaling pa siya. Para pong katulad nung nangyari dun sa last February 7, na kung ano lang yung available materials na ibinigay sa kanilang Crepas, yun lang yung gagamitin nila. So, hindi pa po siya na-training dun na kung 12 colors lang po yung gagamitin, kung paano niya magko-combine. So, during that contest, talagang makikita sa bata kung paano niya i-combine yung colors, kung paano siya nagkaroon ng ganitong color na wala naman doon. Doon po, ganun po siya. So, yun naman po yung nangyari noon. Last February 7 po yun. And nakita ko sa kanya. Ayan, naitanong ko po kasi yan. Pagdating kasi sa editorial cartooning naman, although black and white lang yun, nagkakatalo pa rin po kung paano mo ikukulay yung black doon sa mga editorial cartoons. Sa Sharifa, no? Ito bang color combination, paano mo iniisip na ito dapat ang kulay nito? Paano mo na-imagine yun na maging ganyang kaganda yung iyong gawa? Una po, para po mag-sketch po muna kayo kung ano po yung magandang kulay po dito, titingnan niyo po kung maganda po yung contrast po ng gawa niyo po. At syempre po, kailangan po, kapag medyo napapangitan po kayo, kailangan po, and sa'yo, maghasa pa rin po kayo dun para po, mas lalo niyo pa pong mapaganda yung gawa niyo. So, ibig sabihin, ano, pati yung pagko-combine ng mga colors, kailangan pina-practice mo rin. Para pagka, alimbawa, on the spot na contest, alam mo na, hindi ka na doon pa lang mag-imagine na kung ano ba ang magandang kulay nito. No? Apo. Ayun. Sabi nga, naalala ko kanina, no, practice makes perfect. Pero sabi nga, hindi daw practice. Correct practice. Constant correct practice makes perfect. Kasi nga naman daw, paano kung yung pinapractice mo ay mali, paano magiging perfect? So, kung tama yung pinapractice mo, magiging perfect talaga yung gawa mo. Ayun. And,
balik tayo kay Kurt. Kurt! Oh. Kumusta ka na? Kumusta ayos ka na ngayon nung nanalo ka? Ayos lang naman po. Pabati nga po pala kay Mami Amy Estelle, tsaka po kay Daddy Joel Vita Yao. Ayan. Tsaka po sa teachers po sa North. Mm. Nakalimutan ko po kasi kanina. Oo nga eh, naalala mo yung nagtitinda sa kantin, saka yung apat na kaibigan. Sabi po kasi nung, tsaka po si Ate Bes dati po nagtitinda. Oh. Okay, yung tanong ko ano, pagkatapos mong manalo ng second place sa National Science Fair, alam mo ba yon? Alam mo ba yon na ikaw ay isang karangalan ng ating division at ng region? Naramdaman mo ba sa sarili mo yon? Na ano po? Na ikaw ay ano, malaki yung karangalang idinala mo sa ating sangay, sa ating rehiyon. Medyo naman po. Medyo naman. Anong naging reaction mo nung ikaw ay sinaring second place sa Quiz Bee? Kurt Joel Tayao. Masaya naman po. Lumundag ka ba sa katot sa kasiyahan? Po. Paano maging masaya si Kurt? Anan po. Medyo ngumingiting. Ah, medyo lang? Bakit medyo lang? Hindi po ako yung tumatawa na ano eh. Ay, ganyan. Eh, si seryoso lang si Kurt. Ganun. Ha? Opo. Ayan. Ay, si Ma'am naman. Si Ma'am Cheryl. Ayan po. Nung pong tinawag po yung pangalan ni Kurt, nalaman lang po natin na siya ay first sa awarding lang, Ma'am. O dun na mismo sa, ano, sa Cheryl. After ng contest, syempre alam niyo ma'am yung results. So, kasi ano yung ma'am kami sa loob. Mm-hmm. So, I'm sure ma'am, naging masaya rin kayo na, ano po? Yes ma'am, talagang hindi namin malaman ni ma'am Ivy yung ma'am. Paano ma'am? Ano? Ayun, so kasama naman po yung mami ni Kurt, no? Yes ma'am. Lagi naman ma'am pag ano, kasama niya. Ayan. Ikaw ba Kurt, naramdaman mo ba yung kasiyahan ng yung advisor at saka nung mami mo nung nanalo ka? Opo. Mm. Anong pakiramdam mo? Masaya na po ako nung nag-second place ako. Kasi yung pong si Mami po, sobra saya po niya. Kaso nga lang po, hindi po ako nag-first eh. Kaya po. Kaya hindi ka masyadong masaya. Kaya medyo lang. Kaya masaya na po ako dahil second ako. Contenta na po ako doon. Sa ayun. Next time ko na lang po. Naisip ko po next time, ano po mas gagalingan ko po. Ah, siguro kaya hindi ka masyadong masaya kasi nga, sabi mo nga second ka lang. Pero kahit second ka lang, ano, panalo ka na rin. Kasi napakalaki nung karangalan na dinala mo sa ating region na nga. Kasi ikaw ang representative ng ating region para sa National Science Fair. Ayan. Kay ano naman? Kay Sharifa. Sharifa, ikaw ba'y sanay ka na nang nananalo? Sa poster making? Hindi naman po. Pang ilang beses mo na ba itong nakasama sa National Science Congress? First time pa lang po kasi po ng grade 3 po. Wala pong regional. So, first time mo na national. Pero pag sa division? First po. First din. Oh, first time, first place. Opo. Ganun ba? Tapos nung na-region, ilan ka sa region? Second po. Second place. Ah, kaya po siya ay nasa category B. No. Ayun. Napakaganda naman ng iyong yung experience. Puro first. nung ikaw ang natawag na first, anong pakiramdam mo? Ano naging reaction mo? Masaya po. Kasi po, feeling ko po, para pong nasuklian ko na po yung pagod po ng mga magulang ko. Nanonood ba ngayon magulang mo? Opo. Ayan. Baka maiyak kayo ng mama mo, oh. Nag-iisang anak. So, naghihintay ka ba ng suklian? So, yan yung naging pakiramdam mo, ano? Parang nasuklian mo na yung pagod. Okay? Kaya, Ma'am Melissa, surprise po ito, ano ma'am? Dahil awarding nyo lang nalaman na siya ay nanalo, ano? Opo. Sigurado po, kasi parang ako rin nagiging advisor din pag nananalo yung ano, kahit minsan alam na natin, ano? Opo. Pag tinawag, eh,
iba pa rin yung pakiramdam. Ano ang naging reaction nyo nung first? Actually, ako confident ako sa gawa niya kasi makikita rin naman po dun sa mga display ng mga kalaban niya kung sino talaga yung lalabas. Kumbaga sa level, grade 4, 5, and 6, makikita rin po kung ano yung aakma dun sa criteria ng judging ng mga judges. Pero minsan ma'am, kahit confident tayo, no? Opo. Nag-iiba pa rin ang desisyon. Pero I'm sure opo, na katulad sa region. Natuwa pa rin na malaking ano pa rin. Opo. Na ano pa rin tayo, na overwhelming pa rin yung pakiramdam. Opo. No, kahit alam na natin na tayo ay mananalo. Kasi nga minsan kahit confident tayo, depende kasi sa point of view ng judges yung mananalo talaga. Alamin naman natin ngayon, ano po ba yung, may mga challenges po ba kayong pinaharap sa mga taga-Kabaytuan North Elementary School kay Ma'am Cheryl? Yung mga challenges na kung paano nyo po hatiin yung inyong oras para i-review itong si Kurt. At si Kurt naman, paano nyo kukuhanin sa klase, pu-pull out sa klase para lang i-review. Ayan. Or support ng inyo pong school pagdating sa laban na ito ni Kurt. Okay naman ma'am, kasi ako ang advisor niya. So, after the class, saka kami nag-review. So, muluwag naman yung oras namin. Mm-hmm. Kahit hanggang 5:30, okay naman. Isang barangay po kayo ni Kurt? Mm-hmm. Hindi. Ano, ma'am sa Pagasay, ako sa Aduas North. Mm-hmm. So, malapit ma'am sa school si Kurt? Okay naman. Kayo po ay? Tri-skillanin. So, ibig sabihin, ginagabi kayo sa pagtuturoan ni Kurt? Minsan, pero hindi naman, kasi okay lang naman. Okay, so ibig sabihin, hindi naman ma'am naging problema po sa inyo hindi yung hindi naman, yung, wala. Yung time. Nasanay na ma'am siya sa akin na talagang, umpisa pa lang contest. June, July, alam na nung July, umpisa na kami talaga. Ayan. Ito po ba yung tanongin ko rin, ma'am, ano? First, si Kurt po ay grade 4? Grade 4. Grade 4. First time po ba, ma'am, ni Kurt na ma-national? Yes. Mm-hmm. Last year, hindi naman siya yung lumaban sa science. So, sa grade 4 siya, nag-elimination kami before nung sa district na lumaban, siya yung nanalo sa akin, sa school. So, siya nilaban ko ng district, and tapos nagkuha na nga siya division regions. I'm sure, paano niyo po sinelect itong si Kurt para mag-represent po sa Kabaytuan Northeast? Lahat ma'am... Nagkaroon po kayong quiz bee sa school? Sa ako ma'am nagbibigay ng test sa lahat ng gusto ng mga eskwela kong sumali. So, nagbigay ako. Then, mayroon din ako nung after nung ilang test na yon kung sino yung mataas, laban ulit hanggang sa matira lang siya. Matira yung isa. So, siya yung na. Ayan. Kurt, tanongin naman kita, anak. Di ba kasi lalaban ka sa National Congress dati, ano? Paano mong nababudget yung oras mo sa pagre-review dito sa science tapos nakakapasok ka pa sa ibang subject mo? Yung pong sa hapon po, sa pag 3 o'clock po ata o 4 o'clock o 4:50, nagsisimula po kami hanggang 5. Tapos yun naman pong time ko po sa subject na Filipino, di na po ako doon na po ako minsan nagsisimula na doon na pong oras po para sa subject ng Filipino, doon na po kami minsan nagsisimula mag-review. Kaya po, kumukopya na lang po ako ng lecture sa kaklase ko. Mm-hmm. Anong oras naman yung Filipino mo? 3 po ata. Ayun, 3. Kumusta naman ma'am doon sa yung grades niya doon sa Filipino? Hindi, ako kasi yun. So, 2:30 kasi ang ano namin, ang Filipino. So, minsan kasi mga 3:30, 1 hour lang yun. Mm-hmm. So, yung medyo tapos na yung pwede na kami. Yung meron na siyang ginawa, yung nakapag-ano na kami ng lesson. So, alam na niya,
So yung medyo may mga activity, medyo nung bandang alas nito, yung medyo malapit na, hugot-hugot muna kami para tulong din sa ano, dagdag pa ulit. So, ayun, okay naman. Ayan, ang maganda dito kay Kurt, ano ma'am, kahit at least, hindi siya pwedeng mag-review sa akin. Kasi time niya, every time na may quiz kami, hindi siya pwedeng mag-review that time. Bali sa hapon na yun, review na nung lessons niya. So, yun na yung binibigay ko sa kanya. Hindi na siya mag-review sa science. Ang maganda naman dito kay Kurt, ano, although di siya nakaka-attend sa klase niyo sa Pilipino, kahit kayo din naman yung teacher doon, ano, pwede kayong magbigay ng consideration, ano, pero ginagawa niya pa rin yung part niya para makakope up doon sa mga lesson na miss niya, ano, Kurt? Ibig sabihin, marami ka pa rin natututunan sa Pilipino kahit absent ka doon sa mismong sa klase. Ayan. Magkwento ko naman na nami-miss ko yung nung dati ka naming guest ang dami mong kwento sa amin. Ngayon parang kakaunti na lang, isang tanong, isang sagot na lang. Kasi po hinakabahan po ako. Tsaka po wala man po akong naikukwento, wala man po news. Ha? Walang news. Ayan. Bukod ba hurt sa science, nilalaban ka rin sa ibang subject? Hindi po. Dati po, nilaan po ako sa math. Hindi man po ako magaling sa math. Kaya po, hanggang ano lang po ako nun. Pero sa science po, tinry ko po. Ayun po. At tinry mo lang? Hindi po. Paborito ko na po kasi science. Nung po, simula po sigurong grade 1. O nung pong prep na ano po. Kasi tapos po, hindi naman po ako sumasali sa contest, naiya po ako. Tapos first, nung sumali po ako sa mat, natalo po ako, tinry ko pong sumali sa science contest. Buti ngayon, hindi ka na nahiya. Anong naging motivation mo para matanggal mo yung hiya mo at sumali ka dito? Kung hindi mo napaglaban na hiya mo, hindi ka magiging ano? Gusto ko pong maging proud sa akin yung nanay at tatay kong nagsisikap. Tsaka po kasi yung nanay ko po ngayon, ano po, hirap na hirap po siya doon sa mga eskwela niya. Tapos yung tatay ko din po. As a teacher din yung mother niya. Si Mami, grade 1 naman ang mga. Ayan. Bakit sa palagay mo hirap na hirap si Ma'am sa mga eskwela niya? Kasi po, makukulit po yung grade 1. Ayan. Pero meron po akong pinsan na grade 1 sa kanya po diyan po masyadong makulit. Narinig ko nga po sa kanya, yun daw pong wala, yung mga eskwela niya daw pong wala po sa top. Ano po, maiingay po. So, ibig sabihin, dahil alam mong mahirap para sa isang ma'am, ang maiingay yung mga bata, ikaw ba'y nag-iingay sa klase? Minsan po, nag-iingay din po ako sa klase. Tapos sa bahay naman po, makulit po ako. Lagi po napapagalitan. Kaya po pagod na pagod po. So, dumako na po tayo kay Sharifa. Ikaw ba, Sharifa, medyo may mga pinagdaanan ka bang kaunting challenges pagdating sa dito, sa paglaban mo? Minsan po, meron po. Kasi po, minsan po, nasa mood po akong mag-poster po. Minsan po, wala. Ayan. Si Ma'am naman. Okay lang po, pero naanak po sa kanya kasi nag-e-MTAP din po kasi siya. Kaya hati rin po yung kanyang oras, pero nabibigyan naman po niya ng oras yung sa MTAP tsaka yung sa poster niya. Ayan. Sa training. So, napakaganda po ng ating talakayan, pero ilang sandali na lang po yung ating natitira para sa ating palatuntunan. Bigyan na lang po ng mabilisang pananalita yung ating mga advisors. Baka meron silang gustong pasalamatan. Ma'am Melissa? Pinasasalamatan po namin ang Division ng Kabanatuan City sa pagsuporta po sa amin sa nakaraang National Children Science Congress na ginanap po sa Pansol, Laguna, Calamba, Laguna. At ganon din po ang aming principal na si Ma'am Jessica Saison at ang aming mga kasamahang guro na
Ganon din po yung kanyang advisor na si Ma'am Febalino na handang ipahiram si Sharifa anumang oras na kailangan para sa ensayo. Nagbunga na po ang ating mga pagod. Ito na po yun. Maraming salamat po. Ayan. Ma'am Cheryl? Ganon din po. Lahat po nung tumulong para po makalaban si Kurt, lahat po ng mga sumuporta. Maraming salamat. Sumayin niyo po muli ang isa na ng edisyon ng palatong po ng Deped Hour. Nakasama po natin ang mga nagsipagwagi sa katatapos ng National Science Fair. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent, Sir Rizalino Rosales. Sa ngalan din po ng ating Office of Media and ICT, Sir Glenn Agustin. Ako po si Jane Valderrama.